Ilang papeles na lang daw ang kulang sa requirements ng DNR para magpatuloy ang pagtatambak o reclamation sa Manila Bay. Kinwestiyon yan ng isang grupo sa gitna ng dati ng utos ng Korte Suprema na ayusin ang makasaysayang look. Nakatutok si Maki Pulido. Sinisingil ng grupong pamalakaya ang DENR. 5 taon kasi mula nang ilunsad ng DENR ang Manila Bay Rehabilitation Program bilang pagsunod sa utos ng Writ of Continuing Mandamus ng Korte Suprema na ayusin ang Manila Bay, sa halip na rehabilitasyon ay dredging at reclamation umano ang pinayagan ng DENR. Wala na yung ating coral reefs, 80% to 90% wala sa kabuhayan ng mga mangisda. More than 1,000 to 2,000 family na from Bulacan to Cavite City na wala na ng tirahan at kabuhayan, ano pang kailangan nating i-assess? Kaya kung dati umaabot daw ng 20 banyera ng isda ang nahuhuli ng pamilya nila Arnie sa Manila Bay, ngayon swerte na raw kumakaisa. Yung mga tinambakan nila sa Manila Bay, andun po talaga dati yung mga nahuhuling malalaking isda. May mga hipon, mga alimasa, basta andun banda. Mas malawak na ang natambakang bahagi ng dagat na sakop ng Pasay mula nang payagang ituloy ang reclamation project doon. At maaaring lumawak pa ang pagtatambak. Sabi ng Philippine Reclamation Authority, tapos na ang compliance audit ng DENR sa mga suspendidong reclamation projects sa Manila, Las Piñas, Navotas at Bacoor. Sa 4 pa lang na syudad na yan, nasa 2,400 hectares ng dagat sa Manila Bay ang matatambakan. May list of requirements ang DENR batay sa isinagawa nilang compliance audit at ito ngayon ang kinukumpleto ng mga project proponents. Tapos na sila doon sa inspection, lahat. So, nandun na po sila sa paperworks. Compliant with the conditions of the environmental compliance certificate, compliance with the area clearance conditions, and other conditions imposed by the DNR. Sa oras na makumpleto ang mga requirement at makakuha ng compliance certificate mula sa DNR, bibigyan sila ng go signal ng Philippine Reclamation Authority na ituloy ang pagtatambak. Dapat po may positive endorsement. Meron pong in writing na sinabi po na nakapag-comply na po ito mga projects na ito before we can order them to resume their activities po. Just like what was what we did with the 2 Pasay projects, nagkaroon ng report and then the report was endorsed to OP and PRA. So PRA would order the resumption. Hiningan na namin ng pahayag ang DENR pero wala pa itong tugon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.